So, ka-partners, magandang gabi po o anong oras man kayo nandito sa aking channel. So, welcome. Ipapakita ko sa inyo kung paano gawin itong trouble ng Asahi Coffee Maker model CM033 12 cups. So, yung trouble po nito, may display po ito. Tapos, hindi siya iinit, no? Hindi siya mag-evaporate yung hot water. Ito ay digital. Oh, ito yung mga control button niya. Digital display. So, present yung digital display niya. Ang problema lang niya, hindi iinit. So, plug natin. O, turn on natin yung switch. Okay? So, yan. Meron siyang display. So, ibig sabihin, yung mga control niya, okay yung function. Yan. Ang problema, so, wala siyang init dito pagdating sa plate. Yan. Yan eh, kung maayos yung function na kaniyang heater o sa pump, no? Iinit na to. Ito wala. Napakalamig. Kung maka-encounter kayo sa mga ganitong troubles, so share ko sa inyo kung paano madaling ayusin. So, buksan natin ito. Bunutin natin sa takan. Tanggalin muna natin ito. Lagayan ng kanyang coffee. At dito yung container. Diretso na natin buksan. Tanggalin natin itong screw na apat. Ito. Yung sa bottom niya. Makikita natin sa ilalim. So ito po yung heating evaporator niya. Yung heating plate. Ito. Siya may thermostat siya dito. So, kayong isang protection niya, itong thermal fuse. So, meron siyang thermal fuse dito nakadikit sa kanya operator. So, check natin kung bakit siya ayaw minute dito. So, kailangan natin ng multitester. Yung ating multitester, ilik natin sa times 1 rinse position. Short natin. Okay? So, tapos, susunod natin, tutok natin tong dalawang test probe dito sa paa ng heater. Ito. Ito. Okay? So, itong dalawa. Ayan. Buo yung ating heater. Ayan, umaangat siya. Yung shorted niya, ayan, mataas. So, kung buo yan, ganyan. So, susunod, ito. Kasi meron siya dito, ang thermostat. Normally, close po ito. Itong thermostat niya. Ayan. So, okay yung thermostat. Normally, close. At itong thermal fuse, ito yung pinaka-protect niya. Kung aabot na siya sa temperature limit heater, ito yung mapuputol kasi mag-cut off itong protect. So, ito, trace natin. Check natin ito. Ayan. So, wala. So, ito lang po yung madalas masira sa pag ganitong trouble. So, ito yung mostly nasisira nito. Okay? Palitan natin itong thermal protect. So, yung value, 10 ampere, 216 degrees Celsius. Okay, so, papalit tayo. Cutting natin to dito. Ayan. So, kapartners, kinat na natin itong thermal control niya. So, may pamalit na tayo. Nakabili na po tayo ng pamalit. Ito yung thermal protect. So, the same lang yung pamalit natin para napangalagaan natin yung kanyang heater, no? Kasi kung medyo mataas ang ipapalit natin, masobrahan sa taas, eh baka matagal siya mag-cut off. Eh, ma-overheat yung heater natin hanggang masira, no? So, mas maganda pareho yung pamalit natin na thermal fuse, no, para
madali siyang maputol kung mag-overuse ito. Okay? So, i-attach natin dito. Kabit natin. Gamit tayo na long nose. Ayan. Okay. So, tibay na yan. Balik natin itong spaghetti niya para insulator. Ayan. So, dito sa kabila din. Dali lang ikabit itong thermal fuse. Ayan. Okay, ayan. So, ganyan lang. Na kailangan ihinang, matunaw lang din. So, ganyan lang, ipitin lang natin. Gamit tayo ng multi-tester ulit. Times 1, resist continuity. Ayan, ito. So, araw naman yung pointer. Okay? So, continuity natin. Ito. Ayan. So, pumapalo yung pointer natin. So, okay na ito. So, balik natin sa tama position niya. So, madali lang gawin itong klaseng trouble. Ayan. Okay. Hindi muna natin takpan. Dali lang muna natin. So natin. Okay. So yan. On. Okay. Ayan, uminit na. Ay, okay. So, napakainit na niya plate niya. Uminit na yung plate. Gumana na yung plate. Yan, init. So, balik natin kung saan natin tinanggal itong clip, kung saan nakalagay siya. So, balik natin sa kanyang position para maprotektahan niya itong heater. Kasi ito yung protection ng heater. Nakabitan natin balik. So, kailangan natin ng cable tie para hindi magulo yung wire. So, itong thermal fuse lang po yung problema. Kaya po, hindi na gumana itong heater natin. Okay? So, ito. So, yung value ng ating thermal fuse nito, 10 ampere, 216 degrees Celsius. So, 250 volt. Voltahin ng ating kuryente dito sa Pinas. Okay? So, maayos na to. So, balik natin, takpan natin to. Ayan. Okay. Okay, mainit na. So, ka-partners, dito natatapos yung ating tutorial sa ating Asahi Coffee Maker. So, thermal po sang yung problema. Nalitan natin. So, maraming salamat po.